Hello, good morning. Spring tour po tayo sa aking garden. Halika, samahan niyo ako. Umpisa tayo. Ah, ito. Mag-a-arrange ako ng mga bulaklak. Nalagyan ko na nitong mga branches. Dagdagan ko na lang ng mga flowers. Tingnan natin kung anong pwede nating ilagay dyan. Ito yung mga tinanim kong agapontus. Agapont. Ayan. Inilalagay ko siya dito sa tabi ng bintana. Kasi malamig pa kasi, baka sila ma-freeze. Kaya ayan, nandyan pa lang sila. Ito, walang butas to. Inidiligan ko lang ng konti para hindi ko na siya bubutasan. At ito naman is wild na primavera. Pangalan niya. Inilagay ko lang siya dyan sa paso kasi gusto ko yung kulay niya. Ayan o. Magenta. Pink. Ito naman is gumamela. Last year ko pa itong itinanim. Inilagay ko siya dun sa hindi na pre-freeze na lugar. At ayan, may mga namatay. Magtanim na lang ako uli. Inilabas ko lang siya na ito kasi mainit-init na. At of course, ito yung mga bambus. Ayan, sumisibol na. Usually, malalaking branches ito. Kaya lang, para na lang siyang grass. Hindi lumalaki ang kanyang mga branches. At ito din, bambu na namatay. Ayan. Gustong-gusto ko kasi ang bambu. Kaya gusto ko talagang magkaroon laging nati-freeze kasi malamig dito sa aming lugar. Ayan, mabibili ako uli. Ayan yung isang bamboo, sumisibol din. Ito yung aking mga seedlings. Ito is Swiss chards ito. Ayan. Tinanim ko ito nung first week. Friday nung first week ng lockdown. At ayan. Bali, 2 weeks na siya. At sumisibol na. Ito is kamatis. Wala. Isang linggo pa lang ito. Hindi natilitan ko lang. Didi. Ito is sitaw. Ayan, sumisibol na mga sitaw. Ito is pepper na pula. Red pepper, hindi siya nag-sprout. Ito is green pepper. Bell pepper to. Ayan, tumubo. Ito is yellow pepper. Tumubo din. Pero yung red, hindi. So, magtatanim ako uli. Ito is corn. Ayan, corn. Wala, isa lang tumubo. Magtanim ako uli. Marami pa akong seedlings. Ito is estragon. Estragon. Ah, ito pala. Rocket pala yan. Rocket. Ayan, marami. Maraming tumubo. Salad. Gustong-gusto ko yung salad na yan. And this. Marigold. Ayan. Tumutubo. Marigold. Magandang companion plants para itaboy niya yung mga insekto. Nakakain ng mga vegetable.
is squash. Ah, tumubo siya. These are squash. Ayan. At ito is ampalaya, hindi tumutubo. Ayan, sabay-sabay ko itong pinunla. Wala pang tubo. And this is calendula. Pwedeng kainin yung bulaklak nito. Gusto ko yung mga beneficial flowers. Ayan, pwedeng kainin, ihalo sa salad. This is, ito yung estragon. Ayan, tumutubo na siya. And this is courgette. Hindi tumutubo. Ayan. And this is, ano ba to? Hindi ko na alam. Hindi ko sinulat kasi. And this is melon. Ayan, melon. Tumutubo siya. So, very good. May tumutubo at may hindi. Ito bago pa lang, kulang sa dilig. So, didiligan ko yan. Tingnan natin kung tutubo. Ayan ang aking mga seedlings. Estragon. Ayan, kukunti. Masyado siyang mababa. So, dagdagan ko yung lupa. Siguro ang solusyon. At ito is calamansi. Bigay ng kaibigan ko. Ayos ko. Ito namamatay. Binigay din niya. Iniwan niya dito. Malamig pa. Nung iniwan niya sa labas. Ayan, nagbubulok yata siya. Ayan. Ayan, isa lang ang nabubulok. Dagdagan ko ng lupa. Bigay niya sa akin ficus siguro to. Ayan. At ito naman. Ayan. Ayan, namumulaklak na. At ito is horsetail. Gusto kasi yung makapal na horsetail sa bilog na lalagyan na ganyan. Nabababa. Pero kukunti lang ang tumubo. Siguro dadagdagan ko. O kaya hayaan ko na lang na baka dadami din siya. Ito rin. Gustong gusto ko to. Ito yung mga first flowers sa spring. Ayan. And ito din. Inilipat ko to. Itong pasong to kulay orange. Pininturahan ko siya ng kulay itim. Ayoko kasi yung mga makukulay na paso. Mas gusto ko yung mga darker shades na paso. Nasyasyak kasi ako pag may mga kulay. May sakit. May sakit yata ako. Ito naman is binigay din to ng aking kaibigan. Ayan, maputla. Sabi ng pinsan ko, maputla ang halaman niya. Dahil inilabas niya, galing loob. Ganon din ako, maputla ito. Galing din to loob ng kaibigan ko kasi yung asawa niya ayaw niya ng halaman. So ako, binigay niya sa akin. Ayan, maputla din siya kasi galing din siya sa loob ng bahay niya. At hindi ko na siya pinasok. Ayan, nagkakahulugan yung mga dahon. Kasi gusto niyang mamatay. Binubuhay ko lang siya. Ayan. Ang aking rose. Prinunto. Ayan, may sibol. Sa spring prinoprons ang rose na ganito. Ito is yung climbing rose. Ayan, may mga tubo. Ayan. At ito is para siyang fire.
ang kulay niya kasi masyadong matingkad. Ayan. Inano ko yan. Ano ba yan? Pinabilog ko, kinat ko, prinuhon ko siya. Nabilog yung kat. Ayan. Sa spring, naglalabasan. Hindi ko to tanim nung nating nakatira dito sa bahay. Yung pinagbilhan namin ng lupa ng bahay. Ayan. Ayan. Ito maganda yung bulaklak nito. Ayan. May tumutubo na. Ayan. Marami pa akong gagawin. Magbubunot ng mga grasses. Wala na akong tigil. 3 linggo na. Pero ang dami pa rin gawin. Ayan. 3. Ayan o. Sila. And this rosemary, isi-shape ko rin ito. Ito laging napagkukunan sa part na to. Kasi ito yung kusina namin. Ito yung daan. Yan yung pintuan. At lagi akong lumalabas. Kumukuha ko pagka gusto kong maglagay sa akin. Ang niluluto. At ito is laurel. Prinoon ko siya kahapon. Ayan, marami siyang bagong sibol. Ayan. Pag lumalabas din ako ng galing dyan, pag nagluluto, kumukuha lang ako dito. At of course, ito, tulip. Ayan, malaki ito. Kasi wala siyang kakumpitin siyang ibang tulip. Kaya malaki siya, nag-iisa siya. Ito usually namumulaklak ng Kuya Lai Violet. Kaya lang this autumn, hindi namulaklak. Ewan ko kung anong nangyari. Ayan, nag-a-adapt yata siya sa tinamnan kong lupa. Ewan ko anong dapat lupang itanim dyan. And ayan, mga tulip. Patapos na silang mamulaklak. Ayan. At ito naman is naputol yung tanim nung dun sa pinagtatrabahuan ko. Hiningi ko yan. Iwan ko kung mabubuhay. Parang green na green dito sa, dito o. Oh, yan. Tapos ito is hindi siya green na green. Iwan ko kung mabubuhay. Nilalagay ko lang siya dyan. Hindi ko pa na itatanim. Dito sa bird's bath na to. Lagyan ko to ng decoration siguro. Today. Ayan yung mga tulip. Ayan. Ito, patapos na mamulaklak. Ito, bagong sibol itong bulaklak. Bagong buka. And ito, ang project namin ng asawa ko. Itinanim niya. Kaya lang gusto ko siyang itanim dito sa banda rito. Para straight siya sa mga iba. Kaya lang ayaw na niyang ilipat kasi pangatlong lipat na. Ayan. And then ayan. Gusto ko straight line. Ito kasi pa slanting. And then, bagong tanim ito. Ito is yung pink na gustong-gusto ko. Hindi na mumulaklak. Pink lang yung kanyang bulaklak o parang orange na kulay pink. Gustong-gusto ko. Salix ang pangalan niya. Ayan. Dapat laging dinidiligan kasi tumutubo to sa tabi ng mga lake sa may mamatutubig. Ayan, grenaft lang siya. Ayan, grafted siya. Ito yung natural, tapos ito yung kulay pink. Ayan,
bagong bilito kasi namatay yung isa, pinutol nila kasi hindi na siya healthy. So ayan. Ito is yung mga spring flowers. Yan, lagi namumulaklak. Lininis, pinutol. Ito, prinon din siya. Gustong gusto ko din itong halaman na to. Parang bola ang kanyang mga bulaklak. Bola ng tennis na kulay puti. Ayan ang bulaklak niya. Prinon siya ng yung landscape, nagla-landscape. Ayan yung bulaklak, hindi pa namumuka. Ito is yung invader na Japanese plant. Dapat kinukuha to. Paano ko to kukunin dahil malapit siya sa puno? Mahirap nang kunin dahil maraming ugat, kasi invade niya lahat ng lugar. Hindi siya maganda. Invader. Ito is bagong lipat na tulip. Inilipat ko siya dito. Ayan. Umuusbong. Ito is mga roses. Ayan. Ito pa. Ito bagong tanim ko lipat. Ito. Marami kasing tuya yan na tinanim. And may sakit, nagkakasakit na ang tuya ngayon. Hindi na daw magandang gawing hedge. Ayan, puro pinutol ng yung gardener. Kaya maglilipat ako niyan. Pero namumulaklak siya. Ayan. Ayan yung rose. Pinutol din niya ng masyadong mababa. Normally kasi to climbing. Ewan ko. Ayan, wala kasi ako nung pinutol nila. Ayan. Ito mga tulip. Ayan. Mga tulip. Ito is hyacinth. Ito na lang yung natira, tapos na yung iba. At ito is imperialis. Hindi siya healthy this time. Kinain siya ng mga insekto. Ayan yung kinain. Ayan, gustong gusto ko itong halaman na to. One of my favorites na flower. Ito, hyacinth. Ayan. Ito patapos na. At ito of course dandelions, pwedeng kainin, gawing salad. Ayan. Panlinis daw ng liver. Ayan, pag fatty ang liver, kumain ng mga ganito, pampalinis ng liver. At ito is pink. Itong gusto kong kulay. Ayan. Tinanim ko to. Ito yung dating tulip nung nakatira rito. Mga ganyang kulay. Orange. Ito is ano bang pangalan nito? Daffodils. Ayan. Daffodils. Ayan. Ito din. Hyacinth. Kulay puti. Ito, dami ko pang i-weeds. Ito, tanggalin. Ito, lavender. Ito.
Yung part na yan, i-re-reads ko pa yan. Reading. Tapos ito is pwedeng kainin salad. Ayan, krampong ang tawag nila. Ito is maganda yung bulaklak, kulay violet. Ito yung mga aking mga strawberries. Ayan. Inilipat ko siya rito kasi after 3 years daw dapat ilipat ang strawberry para mamumunga pa siya ng marami, kasi pag nandun na siya sa kanyang lugar, nakuha na niya lahat yung mga nutrients doon, hindi na siya mamumunga ng marami. So dapat ilipat-lipat mo siya. Ayan. And this bagong tanim ko, ito Garriget ang pangalan niya. Garriget, masarap to, mabango. Ito din is fresh Mara de Bois ang pangalan niya. Mara de Bois, yan yan ang masarap na variety ng strawberry. At ito ang kulay black na tulip, hindi pa siya, maliliit pa siya. Yan ang susunod kong mga bulaklak. Ito yung pat na to na tatlo. Yan ko itatanim yung tatlong bambus na maliliit. Ito yung bambus na maliliit. Yan. Itatanim ko din. And these ornamental grasses, ito yung horse tail. Gustong gusto ko ang horse tail. Ayan, tatlong paso yan. Yung isa marami. Ito kasi namatay yung ito, bagong tanim ko lang itong maliit. And ito is yung Arab Japone Maple ba ang pangalan niya. At ito ang ating mga ito upuan po pag nag-garden. Tapos ayan, pagka nag-tumitikin ako sa social media, andyan yung mga gamit ko sa garden. Ayan, marami pa akong mga seedlings, gagawing seedlings, magtatanim pa ako. Ayan, ito yung ginger na tinanim ko last year. Hindi ko siya hinarvest. Hinayaan ko lang siya sa labas. Nung winter, ayan, na-freeze. Kaya nabulok. Dapat i-harvest ko siya just before autumn. Bago lalamig. Sayang. And this is ano ba to, passion fruit. Ewan ko kung may laman o may buto. Sabi ko itatanim ko siya. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakapag-decide. Ayan, ating mga buto-buto. Ito yung mga bulaklak. Ito is mga orange. Siguro, mayan. Ito is kung ano-anong mga buto. Itatanim ko yan. Ito, daffodils. Ayan. Tulip. Pausbong-usbong pa isa-isa. Ayan is daffodils din. Another variety. Ayan. And asa na ba yung ito? Ito. This is Heart of Mary na sinasabi. Ayan, may konting parang ano na siya, sumisibol na bulaklak. Ayan. Ayan o. Inilalagay ko siya dito.
para pag sa lupa, pagkatapos niyang mamulaklak, pag mamumulaklak, ilalagay ko siya sa lamesa. Ayan, kaya pwede ko siyang ilipat. Lipat, yun ang aking technique. Ito yung ano, glycine na putol, buto to na tumubo. Ayan, gustong gusto ko yung glycine. Ito yung mga roses na tinusok ko mga 2 years na to. Ayan. Ito is rosemary, tinusok ko lang din yan nung autumn, nung namutol ako, o spring yata last year. Ayan, nabubuhay. Hindi ko alam na pwede palang patubuin ang rosemary. Ito is mga hortensia. Ayan. Ano pa lang siya? Sibul. Pag winter, hindi ko tinatanggal yung bulaklak. At sya kapag spring na, saka ako pinuputol yung mga bulaklak nila. Ganun daw ang gawin. Tulad nito. Yan ang kanyang bulaklak noon. Tapos putulin siya pagka spring, huwag sa utong. Hayaan mo lang yung bulaklak na matitira. Putulin mo siya kung saan yung yan, pangalit yan, sa sibol, doon mo siya puputulin. Yan. Ito yung tulip. Ganda niya, diba? Yan. At ito is, ano bang pangalan nito? Yung Clematis. Ayan, may bulaklak na siya. Bulaklak yan. Ayan. Late ko siyang pinutol. Kaya, haywan ko anong kalalabasan niya. Kapuputol ko lang yan siguro how many days ago. Ayan. At ito is bagong lipat ko. Camellia. Hindi kasi siya namumulaklak. 10 years na. Hindi pa siya namumulaklak. E nilipat ko sila dito. At saka ito din. Kulay. Ang rhododendron. Ito. Kulay orange. Ito is whether pink to or white. Saan, kung saan dyan. Hindi ko alam kung yung matching yung pink at saka orange hindi gaanong match, kaya lang wala akong lugar na pwedeng pagtamnan. And this yung clematis na pinutol ko, tinanim ko siya. Ewan ko kung tutubo. Tingnan natin kung tutubo yan. Yung tinanim ko lang siya dyan. Siguro pag laging ano ba to, yung diligan. And this, ito din is hortensia. Inilipat ko siya. Kulay purple. Ito. Tingnan natin. Magandang combination, purple at saka orange. Kaya lang pink at saka orange hindi gaano. Kaya lang wala akong ibang pagtatamnan. And this sage. Ayan, tinusok ko lang niya din yan nung prinon ko yung aking sage. At ayan, tumubo. Kaya itusok-tusok lang is tutubo siya. Yung mga pinutol-putol. Yan. Ito is another tulip. Tulip. Gustong-gusto ko yung shape na ganyan din. Yung para siyang patusok. Yan. Susunod dyan na bulaklak ko. Gusto ko yung sunod-sunod yung mga bulaklak. Hindi yung sabay-sabay. Para every time may bulaklak ako. Ito is borage.
Ayan, pwedeng kainin ang bulaklak nito. Ayan, tinatanim ko mga bulaklak. Ito is sage, pinutol ko. Kaya lang, hindi maulan ngayon. Ewan ko kung tutubo. Dinidiligan ko. Lagi, ewan ko lang kung tutubo. Ayan. Kasi masyado nang hindi maganda yung sage ko. Prinoon ko siya. Para maganda siya. Ito, marami akong tinusok-tusok dito na tinanim-nilipat. Porridge ito. Bulaklak. Ito is horsetail. Horsetail ito. Horsetail. Ito is ornamental grasses. Gustong gusto ko. Ito, linagyan ko nito. Dapat lagyan ko sila lahat. Para at least may bulaklak ako. Tuwing spring. Ito is mga ano ba to? Raspberries. Hindi siya gaanong maganda dito. Siguro kulang siya sa sustansya o kulang siya sa araw. Kasi ito yung kiwi. Tingnan natin this year. Kasi pinutol yung kiwi. Ay, prinoon yung kiwi. Kasi natumba nung bagyo. Ito yung horsetail. Horsetail. Gustong gusto ko yung horsetail. Low maintenance kasi dapat lang diligan lagi. Ayan. Mga raspberries, 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 lahat to, ayan, may mga bulaklak na, raspberries, may marami akong raspberries, ito is red berry, ito din, namumulaklak na siya, ayan yung bulaklak na, and may ipapakita pa ako, ito is blueberries naman to. Blueberries. Ayan, lumagyan ko siya ng lupa. Na may lupang ibang klaseng lupa. Nilagay ko siya. Lupang bruyer na sinasabi nila. Ayan. Ay, natumba. Ay, naputol. Tingnan ko. Tutusok ko kung mapututubo. Tingnan natin. Ayan. Tingnan natin kung tutubo. Ayan. Blueberries. Ito yung aking pagtatamnan. Pag lumaki na yung aking mga seedlings. Ito yung mga pagtatamnan. Ito yung mga bote ko. Na inilalagay ko siya rito. Kasi marami kasing roots. At saka ito kasing raspberry. Gumagapang yung roots niya at tumutubo kung saan-saan para i-contain ko yung mga roots para diyan lang sila tutubo. Ito yung mga grassy, ay ano ba ito? Dried leaves na inilalagay ko siya diyan para fertilizer, organic gardening. Yan o, maganda yung kanyang lupa. Ilagay lang yung mga dried leaves diyan. Yan ang pagtatamnan. Ito prinoon ko siya para siyang bouquet. Yan, red berries, yung mga old branches pinutol ko. At ito, bagong tanim ko to, mga borage kahapon, diniligan ko siya. Ayan, tinanggal ko lahat ng mga dahon para hindi mapupunta doon ang tubig. Para lang sa bulaklak niya. Kaya wala siyang, para sigurado akong tutubo siya. Para, ayan, ready to open na yung mga bulaklak. Ayan, mukha naman siyang effective yung ginawa kong tinanggal ang dahon. Kasi bagong tanim nga. Ayan, ito yung mga tulip na gusto ko din na shape. Para siyang patusok. Ayan, gusto ko din yung shape na ganyan, na tulip. At ito, marami akong tinanim dito sa side na to na, ano ba to, yung asparagus. Wala pa akong nakikitang sibol. Ito din, maraming asparagus sa lugar na to, sa area na to. At ito, inilagay ko yung mga pinagputulin kong mga ornamental grasses.
para hindi tutubo yung mga damo, mamatay sila. Kasi kung weeding ka ng weeding, mahihirapan ka. Kaya mas maganda yung lagyan mo ng mga dried leaves para hindi ka na weeds ng weeds. Weeding ng weeding. Ayan. Ayan. Asparagus yan. At saka raspberry. Raspberry. Ayan. And this, ito din. Bagong tanim ko lang din to kahapon. Tinanggal ko din yung ibang dahon. Kaya lang marami pang natitira. Kaya ayan o, hindi siya gaano na natutumba. Natutumba siya. Kasi bagong tanim yan. Ayan, ito pa o. Sobrang laki kasi niya. Kaya nahihirapan siya sa kanyang roots na kukunti lang. Ayan. Kaya siya nag-i-stoop na ganyan. Ayan, ayan, bulaklak niya. Masarap gawin. Ayan, dekorasyon sa salad. Ayan, ganda. Pwedeng kainin. Ayan. Ito, bagong tanim ko din to. Ayan, natuputol, naputol. Ayan, magtatanim ako ng marami. Ito, punta tayo dito. Ito, mga pinutol ko, mga branches. Amoy cooked itong bulaklak na to. Binili ko siya dun sa isang castle dyan. Ayan. Amoy cooked. Amoy cooked. Ang dahon niya. Na-amaze lang ako. Kaya ko siya binili. Wala naman siyang bulaklak. Amoy, yung dahon lang niya ang nakaka-amaze. Kasi nga amoy. Amoy cooked. Gusto ko kasi yung mga bulaklak na ay mga dahon or something na may amoy, mga ganun, nakakaamis sa yung garden. Ito is red berries. Ayan, marami na siyang bulaklak gawing jam. Ayan, ganda ng bulaklak din niya. Ayan, ah, ito is wild garlic. Ayan, may bulaklak siya. Naglalakad kasi kami sa forest, nakita ko to, tinanim ko siya rito. Ayan, marami siyang maraming tumutubo. And then this then kinuha ko din doon sa forest, kaya marami din akong bulaklak. Mga wed lang to, tumutubo, namumulaklak pagka spring. Ayan, this is ano ba to, yung pako. Ayan, fern. Ayan, pako yan. Pinuputol pagka ano ba to, pagka spring, and then tutubo din siya, tutubo pagka spring. Ayan, lilinisan lang. Ito is hortensia, and this is rhododendron na kulay violet. Ayan, may ano na siya, balaklak na susunod. Ayan, dinagyan ko siya ng last year, dinagyan ko siya ng yung para sa rhododendron na lupa. Ayan, dapat siguro ibaon ko siya. Ayan, inilagay ko lang siya kasi sa surface. And ito, maraming wildflowers ako dyan. Tumutubo lang yan sa spring. And then ito, rami kong tanim, itinanim ko to. Mga bagong tanim is ito yung mga ornamental grasses. Ito dapat lagyan ko lang ng ganito lahat sa paligid para at least may bulaklak sa spring. At ito yung mga ornamental grasses lahat yan. Yan, ito is ano to, may horsetail na tinanim ko rito, kaya lang kulang siya sa dilig, kaya siguro namatay. Kaya lang yung roots niya siguro nandiyan sa ilalim. Ito is yung mga clematite na tinanim kong pinutol ko. Itinusok ko siya dyan. Tingnan natin kung tutubo. Mukhang kulay green siya. Siguro 1 week ko na itong tinusok, or how many days.
At ayan, tingnan natin kung tutubo. Experiment, experiment. Ngayon lang ako. Ay, nagpatubo na ako last time, pero hindi sa, kaya lang hindi tumubo. And this, ito maganda din to, para siyang cone. Yung bulaklak niya, na parang ornamental grasses din yung, ano niya, yung dahon niya. Gustong gusto ko din yan, yung shape ng bulaklak. Kaya, yan. Kasi, nagtanim na ako 4 beses na yata, laging namamatay. At, inilagay ko siya nung winter dun sa loob. At tinanim ko siya, and then, loob ng, na hindi siya, medyo kulong, medyo hindi siya na nahahanginan. Ayan, tingnan natin kung tutubo. Ipapakita ko sa inyo kung tutubo siya. Ito yung mga ornamental grasses. Ito yung mga may kulay violet na pinakita kong bulaklak niya. Inilagay ko siya dyan para laging may mga bulaklak din. Aside from ornamental grasses, ito is yan, gustong gusto ko din tong bulaklak na to, namumulaklak pagka spring. Ayan, and of course yan ang aking compost. Siguro ewan ko kung paano ko kukunin yan. Tingnan natin, yan ang aking compost, tatlong ganyan. At ito, mga roses. Ayan, may ano na siya, may buds na. Ayan, mabango to, super bango. Kaya lang namumulaklak lang siya ng May at saka June. Ayan. At ito yung pinutol naming mga dyan sa may grapes. Pinutol ng nung nag-aalaga ng grapes. Pero retard na siya. Tinutulungan lang kami. Pinuputol lang niya. At ayan, gagawin ko siyang ganyan. Yung pangtakip ng eyesore. Ayan. Ayan. And ito yung pinutol ko dyan. Ayun, yung mga ornamental grasses. Ayan. At ito yung hydrangea. Inilagay ko siya dito, puti. Kaya lang dapat i-contain ko siya dito kasi yung baka yung ugat niya ayaw ng rose ma-overcome ng, kasi nagtanim ako minsan yung sabi kong ornamental grass na may kulay na para siyang cone, ang bulaklak namatay, hindi siya magkatugma. Ito, aywan ko kung ano, i-contain ko siguro, lagyan ko ng barrier dito para hindi mapunta yung ugat niya dyan sa rose. Ayaw kong mamatay itong rose na to kasi maganda yung bulaklak at mabango. Ito, prenons ko siya. Kaya lang, sabi nung pinagbilan ko na yung dating pinagbilan ko ng mga roses na dapat daw putulin ng ganyan na sagad na sagad. Wala pa ako ni isang nakikitang sibol. Tingnan natin. Ay, ayun, merong isa. Super liit nga lang. Ayan. Tingnan natin kung si sibol. Ayan. Normally si sibol yan. Ayan. Gustong-gusto ko itong mga topiaris na shape na ganyan. At ito yung ornamental grasses na pinutol ko. Ito lang ang gagawin. Putulin. Yun lang ang maintenance niya. Kaya lang mahirap ding magputol. At yan, gawin siyang windshield or shield para hindi ka makita. Gusto mong magtago. Ayan, gawin siya. At ito mga, ano ba to? Ito is, kalimutan kong pangalan. Namumulaklak to ng kulay blue. Ayan, and of course, dandelions. Ayan, dandelions, spring flowers. At ito is cherry. Ayan, dami na niyang bulaklak. Ayan, cherry. Ito yung aking mga itatanim na luya.
and aking pinagkainang seashell. Ayan, ilalagay ko siya dyan. Kasi ilagay ko siya sa paso para hindi makita yung lupa. Ayan. Ito is apple. Apple din yan. Apple din yun. At ito is, kalimutan ko ng pangalan niya. Ayan. May bulaklak din siyang susunod. Mga roses. Nagtanim din ako dito ng asparagus. Tingnan natin kung saan siya tutubo. Ito yung mga wild primavera o primavera. Hindi alam ko kung anong pangalan. Primavera. Wala. First green vera. Ayan. Ayan. At ito is glycine. Glycine. Ayan. Ayan. Prinunong yung landscaper. Ayan. Ayan. May mga bago bulaklak siyang susunod. At ito, pa ipoprone ko din ito. Ornamental grasses din ito para siyang ipoprone. And ito yung pinaglalagyan ng mga graves para kina-harvest. Ito yung bahay ng ibon. At ito, ayan, yan ang sinasabi ko na dapat tamnan ko ng ganyan sa paligid para may spring flowers ako. Tapos ornamental grasses ako pagka summer. Ayan, may tatlo ako dito. Ibang klase din itong ornamental grasses na ito. Ayan, tatlo sila. Gustong gusto ko to din. At ito is yun na, ipitrim ko siya. Ayan, paubos na yung lupa. Umaakit pala to. Ayan, ipitrim ko yan. At ito, trinim ko to. Ayan, buksus. Ito, mga damo, pero ang gaganda ng bulaklak, oh, ang liliit, pero ang ganda ng bulaklak. Gusto ko itong bulaklak na to, kahit na damo siya, kaya hinahayaan ko lang siya. Ayan. At ito is buksus. Ito ang aking mahiwagang kristal. Yan. Fountain to water fountain, kaya lang hindi ko ginagamit. Ginawa ko na lang siyang decoration. Ayan. And this is fig. Ayan. Ito palang fig na maliliit. Ayan o. Maliliit na fig. Di ko alam. Ngayon ko lang na-discovery. Ayan o. Ayan ang fig. Alam nyo ba ang fig na hindi na mumulaklak? Pag lumalabas, ano na siya? Bunga. Yan ang mystery ng fig. Ayan, maraming fig. Yan, fig yan. Yan o. Yan. Yan, mga mystery. At ayan, tapos na ang ating tour. Marami pa akong gagawin. Ito din. Ah, ito pala. Sorry. Ito is nectarine. Ayan, ganda ng bulaklak. Ito is wild rose. Ito. Ayan, rose hip. Ayan. Pwede daw kainin to gawing tea. Ayan. O kaya'y syrup. Ayan. Tingnan natin. Ito, ipuputol ko to kasi nakakatusok. Putulin ko yung iba. Ayan. Dami. Ang dami. Puputulin. Ayan yung ano ba to? Yung nectarine. At ito is rose pa dito. Kapuputol ko lang nito. Ayan, marami na siyang bagong sumisibol. Ayan. Ayan. Magabango to kulay.
yellow tanin to nung matanda. Ayan yung glycine. Ayan. At ayan, ito yung compost na itatapon mga may tusok-tusok, kaya hindi ko inilalagay dun sa aking compost. Ayan, mga roses, mga ganyan. At saka mga weeds na dapat hindi tubo sa aking garden, inilalagay ko siya dyan. Ayan, kinukuha nila yan, grinagrind, and then ginagawang compost. Yan sa dyan sa aming commune na sinasabi sa village. So ilalagay ito para bukas kukunin nila sa tabi ng kalsada. Yan, ito may rose din ako dito, bagong tanim ko dito. Ito yung gustong gusto kong, mga tatlong taon ko na to tinanim or dalawa, gustong gusto kong variety to, kaya lang dito siya sa puno, ay silong ng puno, kaya namumulaklak, kaya lang hindi gaano, kasi gusto ng rose yung medyo yung naarawan. Kaya ang ginagawa ko, pinuputol ko yung mga branches nito sa dito sa ibaba. Ayan, okay, tapos ng ating tour, babay na.